Hi guys! Hi everyone! Masayang buhay! Welcome back to Pagkaing Rapsa! Today, I am very much excited to share to you my puchinta flan recipe. Ito ay pwede nating ipanghanda or ipangnegosyo this Christmas. Kaya naman, let's start! Una nating gagawin ay ang ating flan. Dito sa ating recipe, gagamit tayo ng 4 na egg yolks and 2 whole eggs. So, bali 6 na itlog ang ating gagamitin. So, kuhain lang natin muna yung 4 na egg yolks. Etong egg white, don't worry, hindi ito masasayang dahil mamaya gagamitin din natin ito sa ating puto. So, ang gamit kong itlog dito ay native eggs, pero pwede naman kayong gumamit ng mga commercial eggs na nabibili sa supermarket or sa palengke. Pero kung meron kayong native eggs, katulad nito, or itlog ng bibe, mas maganda siyang gamitin for flan kasi ito ay mas maligat. So, yan. Next ay ang ating 2 whole eggs. So, bakit ba tayo nagsasama ng whole eggs? Para mas dumami yung ating mixture at para mas maganda yung pagkakabuo ng ating flan. Next ay ilalagay na natin ang ating condensed milk. This time, ang gamit ko ay Jersey. So, minsan gumagamit ako ng Alaska kasi talagang mas malasa ang Alaska. Pero kung gusto nyong mas makatipid, pwede na rin naman ang Jersey. So, any condensed milk basta malapot. So, ang Doreen na condensed milk ay hindi advisable gamitin for flan. Next, naglagay lang din tayo dito ng 1/2 teaspoon of vanilla and 1 teaspoon lemon juice. So, kung wala kayong lemon, pwede rin naman kayong maglagay ng 1 piraso ng calamansi. So, hahaluin lang natin ito. Siguraduhin natin na dahan-dahan lang ang ating paghahalo para hindi ito mag-create ng bubbles. So, dahil mas gusto natin na smooth ang texture ng ating flan. Sasalain din natin ito ng 2 beses para mas smooth ang ating flan. Bago natin ilagay ang ating flan dito sa ating puto molder, lalagyan muna natin ito ng konting langis or cooking oil para mamaya madali natin itong makuha. So, pwede tayong gumamit ng regular cooking oil, pwedeng butter, pwede ring margarine. So, nasa inyo yan kung anong gusto niyo or available sa inyo, pero I do suggest cooking oil na lang kasi mas makakatipid tayo dito. And remember, huwag din natin lalagyan yung gilid ng ating puto molder ng langis, yung pinakailalim lang talaga para maganda ang alsa ng ating puto. Next ay isasali na natin ang ating flan dito sa ating molder. So maglalagay lang tayo ng 1 teaspoon to 1.5 teaspoon nitong ating mixture dito. Pero kung gusto nyo na mas marami, pwede nyo dagdagan. Kung gusto nyo naman ng konti, pwede nyo nang bawasan. Dito sa recipe natin, gamit ang medium size puto molder, makakagawa tayo dito ng 60 pieces puchinta flan. Next ay isasalang na natin ito, pero siguraduhin natin na bago natin ito isalang ay kumulo na ang tubig sa ating steamer. Takip ng ating steamer ay nilagyan natin ng tela para hindi ito matuluan ng tubig mamaya. So, lulutuin natin ito sa mahinang apoy, medium-low fire lang, and ito ay lulutuin natin mga 7 to 8 minutes luto na ito. And ang tip ko sa inyo para walang bubbles ang flan, bubuksan nyo yung inyong takip paminsan-minsan kahit 1 or 2 beses. Dahil ang iniiwasan natin dito ay kumulo yung ating flan mixture. Kasi once na kumukulo yan, nag-recreate yan ng bubbles. So, ganun lang kadali, 7 to 8 minutes, luto na ang flan. Ayan, so sobrang ganda and kinis ng ating flan. Para naman sa ating kutsinta, gagamit tayo dito ng 1 cup cassava flour.
And then, sasamahan din natin ito ng 1 cup all-purpose flour. Gagamit din tayo dito ng 1 cup brown sugar. So, brown sugar ang gamit natin dahil hindi na tayo maglalagay ng food color. Pero if you want na ang kulay ng inyong kutsinta ay orange, pwede naman kayong gumamit ng food color. Pero ang gagamitin yung asukal ay segunda or white sugar. Then, ang ating tubig na 3 cups. So, yung 3 cups tamang-tama lang dun sa consistency na gusto natin. Medyo firm pa rin yung kutsinta. And ang ating 1 teaspoon lye or lihiya. So, 1 teaspoon lang para hindi ito maging mapait. And then, ganun lang kasimple, hahaluin lang natin yung ating mixture. So, siguraduhin natin na mahalo natin lahat kasi yung cassava flour, nagseset ito sa ilalim ng ating mixing bowl. Para maganda yung pagkakaluto, haluin natin itong maigi. At saka natin sasalain para mawala pa lalo yung mga namumuong flour and mas makinis or smooth ang ating kutsinta. Tanggalin din natin itong mga bubbles or bula sa ibabaw. So, normal lang yan dahil naglagay tayo ng lihiya. Ngayon ay ilalagay na natin ang ating kutsinta dito sa ating nilutong flan. So, 1/2 tablespoon lang ang ating nilalagay. And steam for 8 minutes. So kapag magsasalin ulit tayo ng kutsinta dito sa ating molder, ganito yung nangyayari, nagsiset yung cassava flour sa ilalim ng ating mixture. So ang gagawin natin ay hahaluin muna natin itong maigi bago natin isalin sa individual molder para maging even or maganda yung pagkakaluto ng ating kutsinta. Lastly, gagawin naman natin ang ating puto butter or mixture dito sa ating mixing bowl. Ilalagay natin ang ating 2 cups all-purpose flour. Sasamahan natin ito ng 2 tablespoon baking powder. Maglalagay din tayo ng 1 small pack birch tree para may konting milky taste ang ating puto and mas napapalambot niya kasi yung ating puto kapag naglalagay tayo ng powdered milk or even evap. Pwede rin kayo gumamit ng evaporated milk. Then, naglagay din tayo ng 3/4 cup washed sugar. Kung gusto nyo na mas maputi ang inyong puto, pwede kayo maglagay dito or gumamit dito ng white sugar. Then, maglalagay din tayo ng 1 kurot or pinch of salt. Then, para naman sa ating wet ingredients, gagamitin lang natin yung ating itinabing 4 egg whites kanina nung gumawa tayo ng flan. And then, sasamahan natin ito ng 1.5 cup water. So, ito yung technique para mas maging maputi ang inyong puto. Tanggalin si egg yolk and ilagay lang si egg white. So, haluin lang natin itong maigi. Next, maglalagay tayo dito ng 3 tablespoon cooking oil. So, regular cooking oil, basta hindi use oil. Pwedeng gumamit ng butter, pero dagdag cost pa rin kasi yon, kaya cooking oil na lang ang ating ginagamit. So, rapsa din naman kahit cooking oil ang gamit natin. Salain din natin ang ating puto butter or puto mixture. Ready na ito. So, ito yung consistency na gusto natin, hindi masyadong malapot at hindi rin malabnaw. Lagay na natin ito sa ating molder. Huwag nating masyadong pupunuin dahil aalsa pa ito mamaya.
At para mas maging overloaded sa sarap ang ating puchinta flan, maglalagay pa tayo dito ng konting keso. So ang gamit kong keso dito ay daily keso kasi ito ay mas mura at mas matagal itong magmelt kumpara sa ibang cheese katulad ng Eden cheese. So mas maganda kasi siyang tingnan kapag nakikita mo yung cheese sa ibabaw. Pero kung gusto ninyo or mas after kayo sa lasa, gumamit kayo ng Eden cheese kasi mas malinamnam ito. Kung gagamit kayo ng Eden cheese, pwede nyo ilagay yung keso sa ibabaw 1 minute before itong maluto para kahit papaano hindi ito masyadong magmelt. Steam na lang natin ito for 8 to 10 minutes sa mahinang apoy. Ang importante dito, huwag natin itong bubuksan or huwag nating bubuksan ng takip habang wala pang 8 minutes para hindi maudlot or ma-interrupt yung pag-alsa ng ating puto. Kung gusto nyo ng mas maalsa pa ang inyong puto, pwede nyo pang tagalan ang pag-i-steam until 12 minutes. Kung gusto nyo makasigurado kung luto na ito, pwedeng gumamit ng toothpick. Kapag malinis na lumabas ang toothpick, it means luto na ang ating puto. Pwedeng palamigin muna for 2 to 3 minutes bago natin tanggalin sa molder. So kahit na yung ilalim lang ng molder ang nilagyan natin ng oil, madali pa rin naman natin itong natatanggal. Pipisilin mo lang yung molder and ayan na siya. Tamang-tama lang yung ating pagkakaluto sa ating flan and kutsinta, firm. Ganun din sa ating puto, sakto lang yung alsa niya and makinis. Sa lasa naman nito, hindi ka mauumay dahil sakto lang yung tamis nito. Kung gusto naman ninyo na mas visually appealing ang inyong recipe, pwede nyo samahan ito ng food color, pwede nyo lagyan ng kulay ang inyong puto, or pwede nyo gawing first layer ang inyong kutsinta katulad nito. Kaya lang, ang disadvantage nito, pag kinagat mo siya, mabilis nang natatanggal yung kutsinta or humihiwala yung kutsinta sa flan and puto. Kaya mas mainam pa rin na ang ating first layer ay ang ating flan. Narito naman ang ating ginastos dito sa ating recipe. Disclaimer, ang presyo ng mga ingredients ay maaaring magbago depende sa lugar kung saan nyo ito binili. Ang cost ng ating ingredients ay nagkakahalaga ng 137.50 cents lamang. Pero dahil ito ay pang negosyo, sasamahan natin ito ng 10 pesos para sa ating tubig at gasol, 50 pesos naman para sa ating pagod at hirap. Ito ay may total cost na 197.50 cents at dahil nakagawa tayo dito ng 60 pieces, ang bawat piraso ng puchinta flan ay nagkakahalaga ng 3.50 or 3 pesos and 50 cents. Ito ay maaari nating ibenta ng 8 pesos kung gusto mo na mabilis lang, pero dahil rapsa din naman, ito ay pwede nating ibenta ng hanggang 10 pesos. So tayo ay maaaring tumubo dito ng 136 to 390 pesos kapag nabenta natin ang ating 60 pieces puchinta flan. Pwede rin natin itong ibenta per bilao or per styro. So depende na yan sa inyo. Samahan nyo lang ng konti pang diskarte. I'm sure kikita ka talaga dito sa ating recipe for today. Pero disclaimer lang din po, ang aking costing ay guide lamang. Nasa inyo pa rin yan kung paano ninyo hahalagahan at ibebenta ang inyong produkto. So I hope nakatulong kahit papaan sa inyo ang video na ito para magkaroon kayo ng konting negosyo idea kung gusto nyong gawin itong puchinta flan. And please do like, comment, and subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe para lagi kayong updated sa ating susunod na upload. Thank you so much for watching and happy cooking, happy selling! Bye!